bang magnegosyo ng pizza pero ang presyo ay abot kaya? Heto nang hinahanap mo dahil pwede mo itong ibenta ng 5 piso kada piraso. Oo, ganyan kamura to. Kaso yung ketchup, hiniwalay ko. 70 pesos ang nagastos natin sa ingredients dito pero 22 pieces ang nagawa ko. Di ko na pinakita lahat dahil hindi nagkasya sa plato. So kung 5 piso ang benta mo kada piraso, 40 pesos ang tutubuin mo. Sa isang buwan, 1,200 pesos ang kikitain mo. Pero to be honest sa inyo, hindi po kasama sa costing ang ketchup na pinagsawsawan ko. Dahil natsambahan ko lang ang recipe na to, di ko sukat akalain na maglalasang pizza kapag may ketchup na kasama na siyang iba. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pa lang ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay cheese toast. Pwede itong pang negosyo at pwede din pang merienda. Pwede mo din ipagluto ang jowa mo kapag mayroon ka na. Huwag kang assuming, single ka pa rin. Siya nga pala guys, pwede niyong gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo at ang presyo ay 5 piso? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 11 pieces ng tasty bread para sa mga babaeng broken hearted. Isang pirasong red bell pepper para sa picture mong laging naka-filter. 2 tablespoons of butter para sa braso mong pang-wrestler. 2 pirasong dahon ng sibuyas para sa height mong hindi na tumataas. 85 grams of cheese para sa kwarto mong hindi mo nililinis. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, magpahid tayo ng butter sa ating frying pan. Don't worry dahil di naman magastos sa butter ang recipe na to. Then, ilagay na natin ang tasty bread. Tutustahin lang natin ito ng ilang segundo bago baligtarin. Kailangan guys, ganito ang itsura ng tasty bread kapag binaligtad nyo. Tapos, simutin natin ang butter gamit ang ating tinapay para walang masayang. So, okay na to guys. Ulitin natin ang ganitong procedure sa remaining na tasty bread. Kaya ganito naman ang itinuturo ko sa inyong negosyo recipe para hindi puro street food ang niluluto nyo. Alam naman natin na napaka-unhealthy ng street food kaya hindi ko nire-recommend ito. Mas okay kung ganito ang papamerienda mo sa chikiting mo. At least alam mong pagkakaluto nito. Kahit puro ako kalokohan, iniisip ko pa din ang inyong kalusugan. Ang drama. 11 pieces ang nagawa natin, kaso yung isa nakasalang pa rin. Next, hiwain natin padayago na lang tasty bread para makabuo tayo ng triangle shape katulad nito. Sunod naman natin hiwain ang red bell pepper into small cubes. Guys, kaya red color ang ginamit ko imbis na green kasi mas nakakaakit to sa crush mo. Ay! Heto na, bibilisan ko ng paghiwa, baka mainip ka. Alam ko naman, jowang-jowa ka na. Next, maglagay tayo ng cheese sa ating tasty bread. Kung may budget kayo, mas okay kung quick melt cheese o mozzarella cheese ang gamitin nyo. Kaso, huwag nyo itong ibebenta ng 5 piso kasi malulugi kayo. So, okay na to guys, ilagay na natin ang mga toppings. Bubudburan ko lang to ng dahon ng sibuyas. Pwede din kayong maglagay ng hotdog at ham kung gusto nyo. Kaya sa mga may love life dyan, huwag na kayong order ng pizza na Hawaiian. Kasi kapag may Hawaiian, mayroong hiwalayan. Lagyan lang natin to ng red bell pepper, then okay na to. Guys, maglalagay ako ng kalahating tasang tubig sa lutuan natin para makapag-steam na tayo. Steam basket ang gagamitin ko dito dahil wala akong oven. Ang target kasi natin, matunaw ang ating cheese. Then, i-arrange natin ang cheese toast.
Tapos, tatakpan muna natin to. Papainitin lang natin to ng ilang minuto, depende kung anong klaseng cheese ang nabili nyo. So kapag natunaw na, it means pwede na to. Tingnan nyo naman guys, oh, nakakataka mga itsura. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Guys, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, ito na ang tamang time para mag-subscribe kayo dahil marami pa akong ituturong murang negosyo recipe katulad nito. So, okay na ulit to guys. Ang dali lang lutuin, di ba? By the way, nagmerienda ka na ba? Kung hindi pa, heto na ang ating cheese toast. Mabebenta mo ito ng 5 piso kada piraso. Masarap itong isausaw sa ketchup dahil naglalasang pizza talaga. Kaya try nyo na din ang recipe na to. Sa mga single pala dyan, kapag shinare nyo ang video ko na to sa crush nyo, panigurado ilang linggo lang magiging kayo ng ex mo. Marupok. Kung nagustuhan mong recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko. Dahil marami pa akong ituturong negosyo recipe katulad nito. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ray Jorel Recona, Abet Evangelista, Sir Corales Emerson, Sir Victor Jr. Wong Lee, Ma'am Jenny Almares, Ma'am Clarissa Lalain, Dolmar Marasigan, Joshua Garcia, Ma'am Ella Lampasa, Dan Elisen Torres, Ma'am Cristaline De Los Santos, Ma'am Rufa May Condesa, at kay Sir Alan Tolentino. Maraming salamat po sa inyong panonood, ingat po kayong lahat, and God bless! Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating cheese toast. Bye-bye! Bye-bye!